May aangay mo, bidyoga, per. Virgin coconut oil yun. Ito lang ilong ko? Ano ba yan? Para may daming laman. Upitkin mo na yan. Ay! Baboy, bidyo ka pa, baboy. Sa bagay naman, yung pag-uusapan kasi natin ngayon, ay nako naman talaga. Kadil. Ay, nako. Oh, ito muna mga kabatang helmet. Siyempre, today sa Berber, happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa chat, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para like updated. Sa lahat ng mga inaipalan, sinasaw-saw namin, bidyo ka pa. Ito na nga. Di ba nga kahapon, Bijogapar, may in-upload si Prof. Doc Shelo Magno hinggil nga dito sa mga pinagsasabi ni Mr. Gadon. Ito mga kabata helmet. Galing mismo sa bibig ni Mr. Gadon. Panoorin nyo. Sana ang ating mga kababayan ay patuloy na suportahan ang Marcos administration sapagkat sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, eh, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, Jollibee, McDonald's, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakapaka-traffic. Anong ibig sabihin niyan? Maraming nakakabili ng kotse, na maraming nakakabili ng sasakyan, which means maganda ang ekonomiya. So yung mga nagsasabi na hindi maganda yung pamamalakad ng administrasyon, mga dati nang naninira yan. Kaya huwag kayong maniwala sa kanila. Napakaganda ng pamamalakad ni President Bongbong Marcos, at napakaganda ng ating tinatahak upang mapaganda ang kinabukasan ng ating bansa at ang kinabukasan ng ating mga susunod pang henerasyon. Diba? Sa bunganga niya galing. Videographer naman! O ano? Bunganga niya galing. Bakit? Bunganga naman niya talaga galing eh. Pero hindi ko talaga makakalimutan kung paano niya binastos. Talaga naman, punasa mo muna yung ilong mo. Punasa mo nga muna yung ilong mo. Paano nga may igagalang niyan? Langis to! Bidyoga pa eh! Langis! Eto na nga, mga kabatang helmet. Siyempre, hindi ko talaga makakalimutan kung ano yung mga pinagsasabi nito si Mr. Gadon kay BP Lenny, kay Atty. Lenny Robredo. Talaga naman! Talagang... At meron pa siya sinabi ah, kay Miss ano? Raisa Robles. Isa pa yan! Talaga naman! Pero Bidyoga pa wala na, disbar na yan, nasa Supreme Court, di ba? Buti naman! Na-disbar na yan sa mga pinaggagawa niya dati. Pero ayan nga, binigyan pa rin ng posisyon ni PBBM nyo. Di ba? Ano siya? Commission of Anti-Poverty. Ayan, hindi ko talaga maaraw kung anong statistics, anong survey tool yung ginagamit ni Mr. Gadon. O nag-ocular lang talaga siya sa paligid niya. Kasi di ba, ang ano ba tayan niya na haka-haka lang daw ang kahirapan sa Pilipinas dahil doon ang daming tao sa mall. Ang daming mga nakakabili sa sakyan dahil ang daming sakyan sa paligid. Pero eto, malupit, Bijogapar. Yung mga tricycle driver. Ayan, no! O, di ba? Pati na pa naman mga tricycle driver na lumalaban ng patas. Di ba, Bijogapar? Yan yung mga nagtatrabaho araw-araw at lumalaban ng patas sa buhay para bigyan ng pangkabuhayan siya sa isang pangapamilya, itaguyod. Pero sasabihin ni Mr. Gadon, araw-araw daw nasa beer house. Una sa lahat, paano niyo po nalaman nagbe-beer house ang mga tricycle driver? Nandun kayo! nandun siya! Diba? Paano mo nalaman? Nag-ocular ka ba? Oo nga pala, may geographer. Bukas na yung Adonis dyan sa Kalookan. Nakakaloka yung Adonis na yan. Ano yun? Na nagtatrabaho pa ako sa hospital ng Maynila. Ang tapat nun kasi yung Adonis nga na bar. Ngayon, yan, sa monumento, sa circle, may Adonis na. Ano meron dun? Mga Adonis! Wow! Pero ayan. Halika mag-interview tayo dun. Pupunta talaga ako dyan kasi nakapasok na ako sa Adonis. Mabine. Dito naman tayo sa Kalookan. Ano makikita dun? Titignan ko kung may mga tricycle driver, videographer! Tricycle to. Kasi sinasabi nga ni Mr. Gadon, na araw-araw daw nasa beer house. Kasi nga daw, ang dami daw mga tricycle sa labas ng beer house. Paano niya nalaman na araw-araw?
And syempre dapat araw-araw ka rin dumadaan doon para makita mo, 'di ba? Andun siya? Alam nga naman may pa-CCTV siya sa lahat ng beer house. Oh, andun siya? Saang beer house 'yun? Bishugaper. Oh, may pa-CCTV sa lahat ng beer house. Oh! Ano 'yun? Nililigiran niya lahat ng beer house? Hindi kaya ano, stockholder charot. Pero teka lang, Bishugaper. Oh. Tapos daw uuwi ng bahay at sasabihin, ano, walang makain, walang ganito. Ay, paano niya nalaman 'yun? Ano ba to? Oh, pang MMK, pang magpakailanman. Oo. Parang ano, Bishugaper, may ano? Sariling script si Mr. ano, Larry Gadon. Ano, for the content? Oo, may vlogger na din. Parang may makontent naman siya. Nakakaloka, Bishugaper. Bakit kaya hindi siya mag-disguise o kaya mag-immerse siya? Di ba yung mga ginagawa natin, Bishugaper? Kagaya ng dati, di ba? Oo. May gusto tayong saya sa atin. Pupunta tayo nun sa lugar. Oo. Talagang kakainin natin yung pagkain na yan. Oh. I-review natin yan. Oh. Oh. Bakit hindi kasi si Mr. Larry Gadon pumunta sa beer house at dun siya mag-interview? Eh, ba't di na lang kaya mag-resign na lang siya? Pwede rin. Wala namang mahirap, di ba? Wala nang naghihikahos. Yan yung sinasabi ko kahapon, Bishugaper. Oh. Para saan pa yung posisyon kung sasabihin lang pala ni Mr. Larry Gadon na haka-haka lang pala ang kahirapan? Oh. Eh, bakit may posisyon pa ng anti-poverty? Wala na yan. Oo, magkano ba yung sweldo niya? 278,000. Ay, wow, karami namang thousand, no? Buti na lang talaga, merong Doc Shelo Magno na talaga mag-explain. Kasi di ba tayo taxpayer, tayo nagpapasweldo dyan sa anti-poverty na yan na wala naman tayong mahita. Teka lang, Bishugaper. Di ba, noong nakaraan, may tinulungan tayong tricycle driver. Binigyan natin ng mga parilip goods. Halos araw-araw naman yan eh. Pero, ayun nga. Dapat pala yung interview ko si Kuya. Kuya, nagbe-beer house ka ba? Dapat pala may pag-anon eh. Tapos, di ba, yung toda dyan. Kanto, tsaka sa kabilang kanto, tsaka yung toda doon sa memorial. Mga tinulungan din natin. Binigyan natin ng, papudpa. Pag-abot mo ng pudpa. Nasa beer house ka ba? Ganon. Pag wala ang attendance sa beer house, hindi kita bibigyan. Oo. Dapat ganon. Dapat ganon. Dapat may attendance ka sa beer house para mabigyan ka tayo ng food packs. Dapat sa ang beer house? Oo. Sa Bukawi. Wow! Diba? Sa ang beer house, Kuya? Ay, oo. Dapat may ganyan. Kasi kailangan may bilang. May tantos yan eh. Dapat i-shout out dito kung anong beer house yan. Oo. Pwede natin tanong si Kuya ano? Pero ayan nga mga kabatang helmet, Diyos Mia Marimar, ano masasabi niyo dyan? Who? Yung tax natin, yung pinambabayad dyan sa haka-haka. Diyos ko, alam mo dapat talaga, mag-collab kami ulit ni Tito Edgar Luwag. Maghuhulaan niya. Bakit lang ang esperatista? Kasi haka-haka lang daw eh. Teka, tulungan na natin. Bibili ko ng ano, insenso, yung bato. Mausok yun, Bishugaper? Hindi, wala akong pakialam. Ngayon ko kakayanin talaga ang usok ng insenso. Pero ayun nga, Bishugaper, bata helmet, i-comment down below nyo kung ano masasabi nyo dyan. Diyos ko, kung ako, Bishugaper, tatay ko, o nanay ko, isang tricycle driver, masasaktan ako dyan. Diyan ka ba't pinpointed ang tricycle driver mo? Bakit di ba pwedeng yung jeepney driver? Oh. Bakit tricycle agad? Hindi ba pwedeng yung nasa gobyerno? Nagpe-Pegasus! Nagtataka ako, bakit yung mga sasakyan sa Pegasus na yan, lagi na lang may takip yung plaka. Ay, bakit? Palagi na lang yan. Eh, baka naman diba wala kasi yung plaka. Ha? Ito naman eh. Nakapark na yung mga sasakyan? Yung plaka, nakatakip yan. Ay, Pegasus. May takip? Mm. Tsaka ba't ka nandun? Ha? Ba't ka nandun? Nakapasok na ako doon, bakit? Kaya ako doon. Nanood! Bakit? Oh. Yan yung talagang immersion, Bishugaper. Nang? Di ba yung sinasabi nga ni Mr. Larry Gadon, yung mga tricycle driver nga daw, araw-araw na sa beer house, dapat may immersion siya. Ganun, so, anong ginawa niya doon sa immersion na yun? Hindi, dapat siya mismo mag-vlog doon sa loob ng ano, beer house. Kaya nga, anong classic immersion ang ginawa ni Larry Gadon sa beer house? Wala pa nga eh, Bishugaper. Hindi nga natin alam kung saan niya nakuha rin yung haka-haka din na pa-tricycle driver na araw-araw sa beer house. Pero ito, Bishugaper, mga kabatang helmet, kidding aside. Para sa akin, kung ako mismo ay isang tricycle driver, o ako, mga magulang ko ay tricycle driver, masasaktan ako sa ganyan. Oo. Bakit pinpointed? Bishugaper at saka, ano yan? Form of bullying yan. Oo. Ikaw, tricycle driver, andyan yung tricycle mo. May isa pa, stigma.
Oh. Ah, lahat ng tricycle driver. Bijoga par. Ah. Kung ang red tagging. Ah. Parang form of red tagging din 'yan. Pinagbabawal na nga yung red tagging. Kaya, kasi parang tinatag mo to, tong mga itong grupo na to. Oh, nililabel mo na 'yan. 'Yon ang tama. Labeling. Ah. 'Yon. Basta driver. Beer house lover. Parang ano kasi? Ano ba naman? Pero bukas talaga, roronda nga ako ulit dito sa mga katricycle. Kuya! Oh. Tatay! Ano, ate? Saan kayong beer house kagabi nagpunta? Huh? Eh, karamihan ng mga tricycle driver dito, may bakay kayo na asawa. Ano ba nakabakay ka sa liko? Kaya hindi makakalusog doon sa diba? Beer house. Oh, si Bakay Kai. Si Bakay Kai, buhay pa ba yun? Oh, ayun na, maabata helmet. Just comment down below kung ano masasabi nyo dyan kay Mr. Larry Gadon na mukhang kailangan na talaga ng ano, Bichugapur, tulong ni Tito Ed Kaluwag. Oy, sayo huh? Natin yan. Diyos ko, yung, hindi ko talaga maarok yung haka-haka lang yung kahirapan. Diyos ko, yung ibang sa mga kababahay natin, halos ilang trabaho ng ano, sinusuong Bichugapur. Kaya nga eh, dalawang parang trabaho. Parang tayo lang, Bichugapur, parang limang trabaho na yung sinusuong natin. Kuratsa. Para lang maitawid ang araw-araw, pero haka-haka lang palang kahirapan. Hindi sana wala na talaga nag-OFW, wala nang nanging ibang bansa. Eh, yung kakilala ko, kakalipad lang. Lubayas na. Kasi ang hirap nga daw ng buhay dito. Hindi daw niya mabubuhay ang pamilya niya. Kaya titiisa na lang niya yung homesick. O, oh, diba? O. Oh. Pinsan ko nga, ayaw bumalik ng Pilipinas eh. Diba? Pero DDS wow. Siya. O, oh. Oh, diba? O, oh, doon na lang siya. May, nako. O, ayan mga kabata helmet. Comment nyo na kung ano masasabi niya kay Mr. Larry Gadon. At ako talaga tatanungin, buwagin na yung ano, departamento ng anti-poverty na yan. Oo, oh, wala naman palang mahirap eh. Kaya ka baka nagtalaga pa, diba? Oo, oh, alisin na yan. Wala nung ganun. Hmm. Dapat, ano na lang, Singapore. O basta, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Anti-beer house. Anti-beer house campaign. O, mga bata helmet. Sabi ko kami sa buhay, helmet na buhok nyo. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Hahanap muna ako ng insenso. Halika na, Bichuga Par. Ha, bakit? Ngayon itong oras, bukas na yung mga nasa Bukawi, mga kumukutita-kutita. Halika na! Kutita! Halika na sa Adonis!